Itas tayo sa Makati at Saksi Live si Cecil Villarosa. Cecil? Maliit na porsyento na lamang igan ang hinihintay ng Board of Canvassers na Makati para maabot ang 100% na transmission rate ng mga election returns. Kabuang 503 na mga clustered precinct ang meron dito sa lungsod ng Makati at katatapos lamang na mag-convene ng City Board of Canvassers at kanilang inanunsyo na kanila lang inaaprubahan ang manifestation ng abogado ng United Nationalist Alliance o UNA na ibaba ang threshold na pagbabataya ng proklamasyon para sa posisyon ng pagka-alkalde at vice-alkalde. Sa ilalim kasi ng COMELEC rules, kapag ka naabot na ang minimum na maaring maging threshold para sa proklamasyon ay 90%. At kung statistically impossible na maabot pa ang kalamangan ng nangungunang kandidato, ay maaari na ngang magkaroon ng proklamasyon. At sa mga oras na ito ay umaabot na sa 98.2% ang transmission rate para sa pagka-alkalde at vice-alkalde at batay sa computation na ginawa ng Board of Canvassers para sa posisyon ng pagka-alkalde Igan, eh lumalabas na 79,000, ang mahigit 79,000 ang kalamangan nitong si incumbent Makati Mayor Abby Binay mula sa kanyang kapatid na si dating Makati Mayor Junjun Binay. So lumalabas, statistically impossible na na mahabol pa yung ganyang kalaking kalamangan, kaya inaprubahan na yung pagpapababa ng threshold para nga magkaroon na ng proklamasyon ngayong gabi para sa posisyon ng pagka-alkalde at vice-alkalde. Mahigit 400 na ng mga bilang ng mga clustered precinct ang nakapag-transmit ng mga ER at ang nasa pagitan na lamang ng higit 1% hanggang 3% na mga clustered precinct ang hinihintay nga para maabot na ang 100% na transmission rate. At Igan, ang resulta so far as of 10 p.m. ng labanan para sa pagka-alkalde, ang tali ng mga boto, Abby Binay 175,385, Junjun Binay 96,299, Ricky Yabut 22,987, Rene Bondal 3,475, Wilfredo Talag 1,485 at Love Alanzalon 1,066. Para naman sa posisyon ng pagka-vice alkalde, 97.6% ang transmission rate as of 10 p.m. at ang tali ng mga boto, Monique Lagdameo, ito ang katambal nitong si Mayor Abby Binay, nasa 178,133 ang kanyang boto, Monsur Del Rosario 102,822, Battle Batalia 7,277, Roberto Lantin 3,361 at Rodolfo Violena 1,490. Para naman sa congressional race, sa First District 96.5% na ang transmitted mga ER at ang resulta, Igan, nangunguna pa rin ang dating vice-alkalde ng Makati na si Romulo Kid Peña, 68,445. Dating Vice President Jejomar Binay, 63,014. John Messina, 1,179. Ferdy Sevilla, 708. At para naman sa labanan sa 2nd District Representative, 98.5% na ang transmitted na mga ER. At ang resulta, nangunguna ang asawa nitong si Mayor Binay at incumbent Makati 2nd District Representative na si Luis Campos na may 89,263. King Yabut, 62,379. Roddy Flores, 2,265. At Ricardo Opok, 1,664. Hinintay na lamang natin, Igan, na muling mag-convene itong Board of Canvassers ng Makati para nga sa formal na pag-aanunsyo ng mga nagwaging kandidato para sa pagka-alkalde at vice-alkalde. At live mula dito sa Makati Coliseum, balik sa inyo, Igan. O ako, si Cecil Villarosa, ang inyong saksi.